this be one of the best moments of your life. You're listening to the Business Mirror Podcast for a broader look on business with Senior Editor Dennis Estopase. Good day, this is Dennis Estopase, and welcome to Breather Moments with BM, a podcast of the Business Mirror on topics that are on the fringes of business and the economy, like arts and culture. Today's podcast is about punk rock, and we are honored to have a special guest, Ose Marteja, who will discuss with us this musical genre that has fascinated him and many Filipinos. Kumusta, Ose? Oh, okay naman po. And joining us in this podcast is Aldwin Tolosa, a senior executive of the Business Mirror Advertising Department and lead singer of the band Bonifacio Republic. Kumusta, Aldwin? Kumusta? Kumusta lahat? Jose, kumusta? Ayos lang, sir. Okay. So, bago ang lahat, bigyan mo naman kami ng kaunting background, Jose. Taga saan ba ang mga Marteja? Tapos, saan ka ngayon naglalagi? At ikay nagtuturo, di ba? Ng ano? Sige. Bale, ako si Ose Marteja or Kevin Paul Marteja, yung buong pangalan. Sobrang layo nung palayaw sa... Kala ko Jose. Oo nga. Siguro para unique yung palayaw. Ayan, taga yung mga Marteja po, taga Leyte kami talaga, mga waray. Kaya mga lahi ng mga bayaning malupit. Tapos yan, professor po ako ng kasaysayan at kulturang popular sa Universidad ng Makati. Bale, siguro magtatatlong taon na ako doon. So, yun po. Anong tinuturo mo? History? Basic or ano? Readings in Philippine History. Pang-college talaga. At kulturang popular. Mga katutubong komunidad ng Pilipinas. Tsaka Rizal. Yeah. Wow. Tinuturo natin yung malupit. Yun. Ilan ang estudyante mo? Sa ngayon, ang load ko nitong nakalipas sa SEM kasi SEM break namin eh. Kaya ka na. Masaya. Oo, kaya lang. Mga limang section. And public school kasi yung UMak. So, tumatakbo kada isang section. Mga nasa, I think, 30 hanggang 50. Typical na, ano, na public university. So, isang araw, mga ilan ang tinuturuan mo? Mga minsan po, 90? Dalawa, tatlo, yan, mga 90, or minsan tagpas pa. Grabe. Tatlo, yan. Dalawang section kada araw po. Oh, yan ang dapat na tularan, yung mga katulad mong guro na nagtsatsaga, ano, na magturo sa atin ng mga kabataan. Ng pero siyempre, tugunan din sana nila. Yung medyo kakulangan ng guro at... Siguro, classroom or... Eh. Yeah. Yung, kasama na yun, no? Yung sahod, okay na yun. O, may mga ano eh, di ba tinatawag na, ang tawag dyan, psychic rewards. Okay naman diba? Po. Mas, kumbaga, yung profession na ano eh, mas masarap yung idea na, kumbaga, nakakatulong ka sa pagpapaunlad ng kamalayan ng mga estudyante. So, mga ilang taon yan, mga average, ilang taon yung mga estudyante mo? Mga between 16 or... Actually, halos nasa isang age bracket po kami. Dahil sa senior high, karamihan pumapasok na ngayon, mga nasa 18 na. 18 years old. Wala, may first year ba ako? Parang wala. Yung mga tinuturuan ko, mga nasa 20, 22. Ayun. And 26 ako, so... Konti. 26. So, hindi na naglalayo edad natin. Okay na. So, Ose, paano ka nalulong sa pagtuturo at pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas? Medyo nagpa-flashback po sa akin yung mga ano, alaala. Pero ano yan, sir? Parang... Sino ang inspirasyon mo? Sa dinami-dami ng, ng ituturo at saka ano, history. Parang, very, ano siya. Nung high school yata kasi, oh, sir, parang sa dinami-dami ng mga subject nung high school. Hindi ko dinidiscredit yung ibang subject. Pero siguro nung panahon na yun, nakita ko na ano, parang history yung isang subject na ano, parang pag siguro ginugle mo or what, totoong nangyari. Hindi siya abstract. Diba, yung mga subject nung high school, pag algebra, parang saan mo gagamitin to? Diba? Pag chemistry, mga ganun. Pero pag yung history, nangyari to eh. Tapos makikita mo kagad yung connection ng past sa present. So, during that time, nabuo sa utak ko na ang profession gusto kong tahakin. Actually, dalawa po eh. Talaga.
kung hindi historiador slash guro ng kasaysayan, gusto kong tumugtog. Iyon. During that time, may banda na rin kasao na yung trip-trip na ano lang. Oh, yung tugtog, punk yan. Magalo na ba yan? Ah, wala pa po. Nun, ah, wala pa. Anong banda mo nun? Hindi ko na rin maalala yung pangalan. sa banda rito. Parang banda rito, banda rin. Okay. Tawagin na natin yun banda ang, rito, banda roon. Okay. Yun ang dahilan kung ba't kayo nagkakilala ni Aldwin. Ah, pwede nga, sir. Sa musika talaga. Sa musika. Totoo. Kasi si Aldwin ay nasa Las Piñas, ikaw nasa Paranaque. Hindi, sige, paliwanag mo nga din kung paano kayo nagkakilala ni... Hindi, may isang gig, no, sa may Las Piñas, nandun sa... Yung banda mo? Actually, hindi kami tutugtog eh. Ay, ayaw nga, sir. Hindi kami tutugtog. Kasi, sabi ko na, lasing ako. Diba? Nandun... Sir, nakaalala ko na benefit gig yun para sa mga kapatid na Aita. Correct. Yeah. Ayaw nga pala, oo, tama, tumugtog kami doon. Tapos ano, yun nga, doon kami nagkakilala, nagkausap, nagkalandan na... Tapos nga, sinabi niya na may ginagawa siyang thesis. I think doon ko na, na ano yun, na, ano, kasi lasing kami, hindi ka na matandaan. Pero natandaan ko pa paano kami nagkakilala na, uy, nakapagkilala ako, nag-usap kami, ganun. Anong taon to? Anong taon? 2016 to. 2016. So... Nakaraise naman kayo ng pera para sa mga kapatid. Oo. Taon-taon. Actually, nitong nakaraang... Sabado, tumugtog yung banda namin. Ika-apat na. Torinto sa bandista. Bandista, o. Production. Bandista production. Ika-apat na taon na nila. Taon-taon, tumutugtog yung banda namin ng Bonifacio Republic. Yun nga, nagkataon na nandun siya. Tapos sabi ko, kwentuhan kami, kung ano niya. Yun nga, nakwento niya na gumagawa siya ng thesis, no? Nung panahon na yun. About, that time. About history yata ng punk rock sa Pilipinas. Yun. Sabi ko, nakakatuwa dahil... Tapos tinanong ko siya, kanino yung nag-interest sa kanya na gawin yun. So, malaking bagay. Kasi walang, although may mga iba't-ibang ano, na mabasahin na pwede mo mabasa kung ano yung history ng punk. Medyo siya talaga, inano pa niya, yun yung mga ginawa niya. Actually, mag-i-interview siya ng isa sa mga ano icon yata nung time na yun. Sino doon? Sino mga interview mo? Matagaw, the woods or hindi po sa pero tumugtog lang kami noon, sir. Nang punk interview. anong nag-cover kayo? Hindi pa, sir, mga original niyo. Original talaga, original. Band. Bago tayo pumasok doon, ano eh, dahil yun naman yung topic natin, no, punk rock. Anong sa tingin mo yung connection ng ano, bakit naman nasama yung histo pagiging historiador mo at saka ano ba yung musikador o musikero, ano ang tawag, no? sa amin, sir, kasi but ano, parang kung hindi history, music anong connection nung sa amin, sir, ito hindi siguro parang ano nga eh, siguro parang alienated yung iba sa idea ng parang ano yung connection ng history sa discipline, tapos yung punk rock. Oh. Pero kasi, sir, nung college kasi ako, by the way, yung kinuha kong course ay BSE, history. Tapos parang pag history major ka kasi, kahit saan skwelahan ka, universidad ka, pumunta sa Pilipinas, fascinated yung maraming estudyante ng history. Nang topic nila, Rizal, Bonifacio, World War II, EDSA. Tapos parang wala bang ibang pwedeng paksa sa kasaysayan na hindi by the textbook na pwede kong saliksikin. And doon ako nagkaroon ng idea na wala pang sa disiplina ng kasaysayan po yung tinutukoy ko, no. Dito sa Pilipinas, ang dami na nangyari sa kulturang popular. Pero wala pang sumusulat ng kasaysayan ng kahit isang bahagi nito. Lalo na yung kontemporaryo. I mean, diba, yung kasaysayan ng comics. Ayun, oo. Parang, ang dami na nawalan dokumento, pero walang lehitimong historiador siguro na nag-aral, nag-focus lang dito. Pero bahagi siya ng buhay ng Pilipino, yes, diba? Tapos, yun naisip sila Mars Rabelo, diba? Naisip ko na ng masteral po ako sa Lasal, parang yun niya. Parang, ayoko na sa katibunan. Parang so subukan ko naman to kasi wala pang gumagawa nito galing dun sa disiplina namin. Well, minsan pag may nakakausap akong mga old school na punk kasi parang yung paliwanag diyan iba kasi yung personal na bunita. Parang alaala mo. Dun sa historiography eh. Yung sa amin kasi, specialization, hindi lang yan basta
parang ano yung naaalala ko kasi first and foremost nung panahon na nagkaroon ng punk rock sa Pilipinas, hindi pa talaga ako pinapanganak at yung tatay ko siguro elementary pa lang nung panahon na yun. So ganun po. So doon ako nagkaroon ng ano, sir, ng parang kiss slap diwa na ito kaya yung gawin ko ng ano. O kasi ang punk rock mas sikat siya 80s eh, panahon ni Aldwin yun eh. Dead Kennedys pa noon. Ang British ano? British talaga ano. British talaga ang influence niya. Sa Pilipinas 80s, I think 80s talaga eh. Talaga. Although hindi ko alam kung yung alamin natin sa kanya kung kailan talaga nag-umpisa, pero kasi nung panahon namin yung personal niyang gunita. Oo, gunita na naalala ko lang na pag pumunta ka doon sa bagong-bago lang yung SM North EDSA noon time na yon, SM West pa yung tawag, para mo nasa London ka. Kasi ang daming punk na nakatambay doon, naglalakad lang, naka-trench coat, na para ka na, naka-mohawks, wala lang, nandun sila nakatambay. So, may mga pardible sa... Oo, ano ako noon eh, breakdancer ako noon. So, na-amaze ako, sabi ko, ano to? Tapos yun nga, pinanong ko, tinignan, ano ba sila, yun pala may music, yun nga. Oo, pero mas underground siya noon eh, 80s eh. Oo, ayun na, underground. Mas new wave ang... parang mas accepted. Oh, sige, mamaya ano? Mamaya anayin natin, di ba? Ano sa akin? Ngayon, dahil si Ose ay isa ring ano, musikero, ingan natin siya ng ano, ng isang pyesa, kung pwede, sana. So, bahala ka na Ose, kung anong pipiliin mo. Ito yung original niyang composition, ano? Anong title nito, Brad? Ito muna, bale, kagagawa ko lang po nung kanta eh. Ay, bago. Wala pa siyang pamagat. Pero, nung naimbitahan niyo po kasi ako, sir, sasabi mag-alay ng kanta. Yung mga kanta kasi namin mabibilis eh. So, oh, ito unplugged. Acoustic, medyo Ose, unplugged baka to, masira yung gitara. Oh, hindi pa naman sa amin. May mga na-compose naman ako, sir, na parang pang-acoustic. Yeah, pang-acoustic. So, pwede sa mga ganitong chill na ano. Salamat muna tayo, pasalamat tayo kay yung sa may-ari ng gitara, si John Cruz. Sir John Cruz, salamat. Ang aming online editor. Yes. Ito po si Ose. Bigyan ako ng lala na masaktan ka, paliguan yung katawan ng gasolina, lakad sa ding dulot ng apoy, sayaw sa tinig ng iyong pananakoy. Habang dumadaloy sa aking ngiti, bulot sa akin ang iyong paghihigbi. Ngayong gabing may sala, magdiriwang ako, sabay sa paghagis ng iyong abo. Saktan, iyong katawan aking paglaruan. Kulungan yung ulo ng higanting pison, ibabalot ang baga sa papel de hapon. Mga tuho di ko tatantanan, dudurugin ko ng maso ang iyong likuran. Dukutin ko ng karit ang bilog mong mata. Itong tanging paraan para yun, lalim ah. Lalim naman. Ano-ano title nun, pre? Bigyan mo naman yung background. Ano yung title? Ano yung salamat sa... Galing ha? Lalim, lalim ha? Exclusive ha? Very first time. Ikaw muna. Ipaliwanag mo yung kanta mo para ano. Ayun sir, yung kanta kasi... Wala pa title. Pero siguro mga isang buwan na rin yata sa... Nakompose ko siya kasi... Ayun, na-inspire ako sa yung style ng Misfits sa pag-create ng song, medyo morbid.
Pero kung titignan mo dun sa lyrics, meron akong pinapatay dun sa kanta. Oo nga eh. Oo. Pero you have to guess kung sino yung pinapatay ko dun sa kanta. Na mellow yung tugtog, pero morbid yung lyrics. Pero ang pinapatay ko dun sa kanta ay, yan, dudurugin ko ng masong yung likuran, dudukutin ko ng karit ang bilog mong mata. Oo. Maso, karit. So, I have to kill the capitalist. Pero, so, yun. Paano ka ba, ano, paano ka nag-create ng ganyang kalalim na, ano? Anong mga kailangan, Ricardo? So, kailangan mo lang siguro yung mga politiko sa Pilipinas para makagawa ka ng mga... Marami ka ng mga... marami. Kaya, naglalakad ka ba? Manonood ka muna? Manonood ka lang siguro ng mga evening news. Tinanong mo, magbasa ka ng business mirror. Masaya mo yung... Tama yun, actually. Tapos yung parang ma-inspire ka na. Oh, pero sino bang inspirasyon mo sa sa paggawa ng kanta? Ayun, firm naman po lagi yung sagot ko sa question na yan eh. Kasi pag tinanong ka, gumagawa ka ng love song. Sino ang inspirasyon mo sa paggawa ng love song? Girlfriend ko po. Pag ako tinanong, sino ang inspirasyon mo sa paggawa ng punk rock? Mga politiko po. Ganyan. Nice. Mga kabalangayaan po na nangyayari sa lipunan. Pag nakikita mo siya, parang ano eh, parang bilang hindi ko tinatawag yung sarili kong ano eh, artist eh. Siguro bilang nakakaunawa or bilang mensahero ng ano, parang kailangan kami mong sabihin sa masining na paraan yung ano eh, yung mga ganyang uri ng problemang panlipunan. Pero natatandaan ko ano eh, yung punk rock din noon ano eh, yung pilosopiya ng anarchy, di ba? Yun yung noon eh. Actually, yung kill the innocents, di ba? May ganun, meron ding iba na parang yung punk rock kinreate kasi na-board yung mga musikero na I think isa sa mga ano kanina, mahaba quote, yung mga adlib. Quote unquote na board. Na board na. Kasi I think panahon yata ito na mahaba yung mga adlib. Tapos, nagawa na sila ng mabilis. Tapos yung mga pangyayari sa paligid. Maikli lang yung lyrics, di ba? Paulit-ulit. Sa paligid. So, gano'n. Ito yung ibang klase. Hindi, pero inabot din siya ng ano eh, di ba? Yung parang, kung natatandaan ko yung maliit na personal kong gunita. Inabutan din kasi yung punk rock dito ng ano eh, yung development ng industry, no, sa ibang bansa na naka-apekto na rin dun sa trade dito sa Pilipinas. So, parang reaction din siya ng kabataan. Yun ang gusto ko malaman, paano nakarating sa Pilipinas yung punk rock? Oh, kasi ikaw nag-thesis eh. So dapat sa intro may historical ano ka, diba? Yeah, ang nakikita ko sir, yung dun muna sa question na about sa anarchy kasi. Parang filosofiya. Di muna sa Pilipinas, yung sa Western world. Nasa ano eh, konteksto yung pagkakabuo ng punk rock. Halimbawa sa Vietnam, sa Amerika. Nasa panahon ng Vietnam War, tapos yung mga tatay ng mga bata doon, teenagers, pinapasabak sa gera bilang bilang voluntaryo nung mismong sandatahang lakas ng Amerika. So parang ano to eh, disoriented youths eh. Yung sinasabi nga ni Sir Alvin during that time, parang ayun nga eh, parang yung rock na nagsimula na ano, parang people's music na co-op ng ano, ng tawag dito, ng elite, ng corporate ano eh, mga records, etc. So hindi siya accessible dun sa mga tao na sa during that time, 70s, pag sinabi mong rock, nandiyan na yung mga solo na dapat may mga gears ka, etc. So ang laking factor niya, na halimbawa yung CBGB bilang espasyo ng mga musikero na may parang out of this world idea. And eventually dun pinanganak yung hindi lang punk rock eh. I think yung mga early new waves like television, naging espasyo siya nung ano. So reaction siya nung kanyang panahon. Tapos yung tungkol dun sa anarchy, mas apparent siya sa ano,
sa UK. Mm-hmm. Kasi, alam ba, yung sa The Clash. Doon ko nakikita UK, yung, even yung Clash and even yung Crass. Mas anarchy yung ano nila. And when we talk about anarchy, hindi lang naman destruction ng property yan. So maraming misconception about sa philosophy ng anarchy. I think anti-authority, anti-state, na basically, ito siguro yung ano eh, yung mga ayan, basic ethos ng punk. So, nakikita ko yung punk rock, hindi siya musika lang eh. Mm-hmm. Parang way of life to eh. Philosophy. Parang hindi masasabihin na punk ako kasi tumutugtog ako ng three chords mabilis. Tsaka yung itsura mo. Itsura mo, punk. Kailangan nauunawaan mo kung bakit, ano siya, revolutionaryong sining yung tingin ko sa kanya eh. Mm-hmm. Kasi kung titinan mo ng panahon, reaction siya dun sa panahon na nako-op na yung rock music. Yung mainstream. So kung yung rock music na yon yung art, yung punk yung anti-art. Mm-hmm. Pero nagiging lehitimo ang sining kung may binabasag itong convention or norm. So siguro isa din yung sa idea kung bakit parang fascinated ako sa punk rock. Pero yung social criticism kasi kasama naman niya sa lahat ng music genre, di ba? Pero siguro sir, yung punk rock yun yung pinaka ano niya talaga, parang mga main ingredient niya. parang though, requirement, syempre, parang requirement. Sir, ngayon marami ng offshoot. Even yung The Clash, may protest song sila, pero may love song din naman. So, ngayon yung nakikita ko sa ano. Kasi, ang lawak eh. Pwedeng, ano bang pinag-uusapan natin sa punk, yung music niya. Mm-hmm. Kasi yung music, very revolutionary. Pinabilis, etc. Distorted guitars, three chords lang, hindi kailangan na ano. O baka sa lyrics ba yung pinag-uusapan natin? Kasi yung lyrics niya, very apparent yung anarchist philosophy. So, yun. Ang daming dimension. Or yung cultural, para, ano niya? Oo, oh, yun. Pwede mong tingnan yung ano, influensyang cultural mismo bago yung punk rock. Bakit naging posible yung musikang yan? Sabi nga dun sa, nakalimutan ko yun, documentary about punk rock. Yung sinasabi dun na yung punk rock ay folk music lang na pinabilis. Medyo ano eh, ganun din yung pagtingin ko eh. Kasi bago yung punk rock, ang music na may yung protest songs talaga. Mm-hmm. Folk. Eh, kahit naman dito sa Pilipinas, sir, so, may folk, mga folk musician bago nagkaroon ng punk rock ng 80s eh. Kasi kailangan mo nang maunawaan mo yung ano eh. Hindi naman pwedeng ano, sasabihin mo na parang wasakan ng gobyerno na hindi mo alam kung ano yung tradisyong ng sining na ano. Pinanggagalingan mo. Pero yung iba, ang argumento nga nila, yung music ang magsalita, hindi yung lyrics, di ba? Kung three chords lang, di ba? Ayun sir, nung ginagawa ko nga yung saliksa ko, sabi nga ni Sir Jun Egypt, during the time 80s. Tapos nung nangyari kasi yung ano eh, yung pagkakaabo ng punk movement sa Kamaynilaan during that time. Panahon ng transition ng gobyerno eh. Oo. Papawala si Marcos, papasok si Cory. Mm-hmm. Panahon ng gulo. Sabi nga ni Sir Jun Egypt sa akin, ng GI and the Egypts, no? Nung panahon na yun, kaya siya na humaling sa punk rock. Kasi yung idea na ano eh, wala nang cheche-boreche. Sasabihin mo ng diretso yung gusto mong sabihin eh. Mm-hmm. So, feeling ko, during that time, parang mas ano sila dun sa lyricismo. Nung kanta. Siyempre nandun na rin yung ano, yung teknikalidad sa musika o pagtugtog. Pero Dwin, ano, paliwanag mo kasi parang ano yung kaibahan niya? Anong kaibahan ng punk rock dun sa rock and roll, pare, rock and roll. Bilang misukero, 'di ba? Ito. I think yung punk rock kasi parang bunga siya ng ano, bunga siya nitong rock and roll. Mm. I mean, isa siya sa mga sanga nung rock music. Katulad nga sabi ni Ose kanina na nagkaroon na siya ng maraming sanga. Punk rock isa dun sa mga naging sanga nun. Pero pag sinabi mo punk, Ose, yun yung? Yung punk siguro, yun yung isang pangkabuang movement. Movement na yun. Punk rock, that's referring to the music. The music. So, yun yung kagaya nga po ng binanggit ko kanina. Hindi lang naman kasi music yung anyo ng punk eh.
merong fanzines, mga nagsusulat, may mga punk poets. Mm. May mga kinikilala yung sarili nila bilang punk, pero sinasabuhay nila yung filosofiya ng punk. Hindi, hindi mo sila makikita ang tumututok or whatsoever. Pero sumusuporta sila sa Excel. Pero, ano, parang kabahagi sila dun sa mga ideolohiya nung isang particular halimbawa na eksena or movement ng punk dito sa Pilipinas or pangkabuuan, parang ganun. Pero yung thesis mo nag-focus sa music. Hindi, yeah, sir. Ang sa akin, yung pagkakaubuo mismo ng movement. Ayun. So, the movement. Ano yung mga factors? Unang-una, bakit siya naging possible? Okay. Kasi usually, yung mga, syempre, yung mga matatanda na nabuhay ng panahon yun, meron lang sila yung yun, personal na gunita, memories lang. Pero mas inugat ko, the very first place, kasi nagsimula yan nung, ito lang naman common sa lahat na nabuhay ng panahon na yan, naging possible ang punk rock sa Pilipinas. Siguro dalawang bagay yung nakita ko din sa research ko. Una yung mga kabataan during that time, early 80s, na may access sila sa punk albums ng Western world. Kasi yung mga magulang nila, nagtatrabaho sa ibang bansa. Ay, mga OFW. O kaya may access sila at nakakapamasal sa ibang bansa. Pagbalik nila dito, o nung mga magulang nila na OFW, may mga album na dalawa. Pero common, kaya naging popular, kasi sa DZRJ. At isa lang naman, at dito magkakasundo dahil Howlin' Dave. So, yan, dahil din sa parang, ano niya doon papatugtog siya ng mga punk rock music, I think as early as 1979 or 80s. Depends kung sino yung kakausapin mong informant mo. Pero as early as ng mga taon na yun, meron na. Tapos unti-unti, naging popular. Ayokong banggitin yung ano, pero siguro yung in a nutshell, parang doon ko siya nakikitang nagsimula. Tapos matatawa ka dito, sir, kasi may kinalaman si, may kinalaman yung regime. Mm-hmm. The Marcos regime dun sa proliferate. Pagbibigay posibilidad sa pagkakaroon ng punk movement sa dahil sa galit. Ito nga sir, nakakatawa kasi sila yung may control dun sa radio station . Correct. That's DZRJ. Totoo. Tapos during that time, I think merong executive order na parang hinihikayat o hinihimok ng rehimen na yung mga radio station magpatugtog ng mga original Filipino music. Mm-hmm. So, during that, pero syempre, yung, ang nakikita lang ng rehimen nun, this is local. Just bunch of kids na gustong tumugtog, pumuporma lang. Pero, ito, karamihan ng mga punk na in-interview ko, and recorded naman yung mga panayam ko sa kanila, isa yung sinasabi, akala kasi nila itsura lang, hindi nila pinapansin yung lyrics. Mm-hmm. Kasi halimbawa, yung mga, kanta ng Urban Bandits, itim na puti, konting halaman buhay, pinipintan niya yung yung mismong espasyo ng kamay nilaan na, G.I. and the Idiots, I.O.V., yung lyricismo niya, direktang umaatake sa rehimen pero dahil nga mabilis, hindi nila uunawaan na sila na yung target ng kanta. At nakakatawa kasi pinapatugtog ito sa radyo. At sinusuportahan ng mga tao. Kasi I think during that time, hindi sineryoso ng rehimen. Kasi nga mga bata lang. Pero nakikita ko nga na parang ito yung tanging sandata ng mga bata during that time. Pwede nilang sabihin kasi na hindi, uso lang . Sinakay namin. Hindi yan political. Pero hindi maitatatwa yung idea na yung lyricismo na ini-islaman nyo noon ay political. Totoo. Tsaka nabuhay siya. I mean, yung buong catalog ng, by the way, yung unang indie label, yung TRC ni Sir Tommy Tanchango, from 1 to 17, wala ka naman makikita ang ano dun Parang talaga, mellow na lyricismo. Lahat yan talagang mabigat yung daladalang mensahe ng bawat kanta. Ang nakatulong din siguro dahil parang mas siya yung mas appeal niya sa masa. Yes po. Okay. Hindi siya, 'di ba, yung feeling ng bata ka underground Kaya medyo yung ganung anong bang tawag diyan?
may pagka-misteryoso yung sa mga teenager, medyo ano yan eh. Yun po. At saka siguro tingin ko, ito naman, karamihan dun sa mga nakapanayam ko during that time, parang middle ano, class isa sa mga, or lower middle yung, class. Yung mga nandun sa lower class, parang kaya nila niyakap din yung punk during that time. Kasi nga, ang ganda ng idea ng DIY eh. Oo. Kumbaga yung, ito yung sumikat na parang ano fad during, I hate to call it fad, pero minahati na umuuso ng panahon. Quote-unquote fad, na parang hindi mo kailangan bumili. Mm. Gumawa ka ng sarili mo eh. Parang inihikayat ng mismong punk na maging creative ka at hindi mo kailangang kumonsumo. Mm-hmm. I mean, even the pins, mga hita ko doon, even the, yun nga, yung mismong label, TRC, hindi kailangan na parang lumuhod sila sa mga labels. Companies or labels. Though yung unang record, so new Move for Error, I think parang major ano din yata, sa Third World Chaos. So, mm-hmm. Pero yung buong catalog ng TRC, sila-sila lang din naman naglabas ng Lesser Tommy. Paano yung ano, yung paano mo kinonsider yung, kasi masyadong ano siya, Manila-centric yata. Paano yung, meron kasi ako naririnig yung, lalo na sa San Pablo, may ano dyan eh, may mga namita ko dyan, yung Purple Crayolas. Paano nakitang, ano ba yun, lumawak from Manila? Oh, concentrate lang ba sa Manila or ano? From provinces, nagpunta ng Manila. Ayokong pakilamanan talaga yung subject na yan, sir, kasi hindi ko pa na sasaliksi. Pero, ang tingin ko dyan, sir, siguro lahat naman siguro ng, ano, during that time, kasi limitado naman yung media. Wala pang internet eh. Oh, magsisimula talaga sa ano, kamay nila. Pero hindi mo dinidiscredit yung mga nandun sa periphery. Pero ang gusto ko nang tingnan, yung kaugnay yan. Pero kung ano ba, hindi, mas nauna kami. Ang usapin naman sa history, nasan yung dokumento? Kasi no document, no history. Pag sinabi ko, halimbawa, nauna yung, ano, yung mama sa pano punk scene, di ba? Kasi 1961 pa lang, may punk kami. O nasan yung ano? Sa wala. Hindi, parang ang ano, siguro ang ano ko yung tanong. Yung bang urbanidad talaga? Malaki may, yung factor, sir. Oo, may factor. Especially yung punk yung galing sa labas naman talaga na ano eh. So certain level ng urbanization. May ganun talaga. Ano. Kasi nagbigay possibility talaga media din, radio. Mm-hmm. So, yung hindi na nakakarinig kay Howlin, Dave, hindi masyado na... siguro ganun. Pero kasi, naalala ko during that time, uso yung ano eh, yung paggawa ng, I think, tawag na ito, mixtape. So, parang hindi mo na, hindi mo kailangang ano eh, parang ang nangyayari na pasa-pasa kasi. Pasa-pasa yan. Yeah, hindi ko makikita na ano, nakakarating yan. Hindi lang naman siguro limitado lang sa... Malamang nakarating din. During that time, siguro kung ano yung ano sa Maynila, ano yan, ano, curiosity. Then, kumakakalat talaga siya. Tsaka yung ano, yung mga bus, nagpapatugtog. Yung jeep, ano? Yung mga patok na jeep, yung board. Yung mga jeep na may kaset. A-truck. A-truck. May halagay na naabot pa ni, ano yun, ni Aldwin. Hindi, may ganun, collector yung mga, season. Oo, kasi papuntang ano eh, kapapuntang, alimbawa, may nasakyan ako noon, ano eh. Papunta ng Baliches, yung mga biyahing, Antipolo. Hindi, ano. Ano? Tandaan ko yung kahoy pa yung ano, bus. JD. Tapos ano, ang tinutugtog niya, violent playground eh. A-truck. A-truck ba? Kaset na yun. Oh, mga latter part na siguro. Oh. 80s yan. Pero yun, Fag Hat Live, A-truck yun. Kasi paulit-ulit eh. Papunta kang Laguna noon, ano eh, malayo-layo pa yun. Ang tingin ko, lumawak din kasi siya. Doon sa natatandaan ko noong panahon, dekada 80, nauso yung satanista noon eh. Ayun. Nagkaroon ng parang satanista noong time na yun, nabalita sa dyaryo, yung anarchy, satanista raw yung logo na yun. Meron ganun yun noong panahon na yun. So, paano kumalat siya talaga? Ano yun? Paano, nasa liksik mo ba yun, yung mga symbols? Ah, sir. Actually, isa siyang, I think, kabanata dun sa ginawa. Mm-hmm. Ang may... Paano mo pinaliwanag yun? Ano to, sir? Parang... Yung letter A na baligtad, di ba? Ano to? Pata dito. Kayong oy. Parang, ang hilig naman kasi ng media mag-sensationalize dun sa mga... Media yung... tabloid. During that time. Ang hilig nilang mag-sensationalize dun sa mga bagay na hindi nila nauunawaan.
nangyari ito, I think 1987, nung biglang nabalita sa People's Tonight ba yun, na yun niya, na may kinalaman yung punk movement dun sa Satanist cult na umuusbong di umano sa Kamaynilaan at sa Baguio, na may kinalaman ito sa pagkawala ng mga bata, etc. Na eventually sir, ha, nun sa saliksik na ginawa ko, sinakyan ng ng mass media. No, hindi lang media sir, sinakyan ng gobyerno. Mm-hmm. Si Ministro Kisimbing ng Ministry of Education. Talagang naglabas yata siya ng, ewan ko, memo ba yun, na inuutusan yung bawat kawanin ng mga paaralan para i-monitor yung mga kabataan. Even yung governor ng Maynila during that time of Cory na to, kagalang-galang na Jojo Marvinay. Naglabas din pronouncement tungkol. So, nung binabalikan ko nga siya, parang sobrang gulo nung 80s na. I mean, siguro, hindi kasi kagaya medyo, ngayon, pwede mong i-verify. So, nakuha yung connection na yung fake news. Hindi yan isang bagay na naranasan ng panahon na to. Marami. Parang dati pa, meron ng ganun. Ang kinaibahan lang, ngayon, pwede mong ma-verify. Dati kasi, pag sinabi nung nalathala sa tabloid, yun na yung magkakaroon ng paranoia dun sa masa. Do yun, karamihan naman sir ng mga punk na na-interview ko, iisa lang naman, yun, tinawanan lang nila. Do may mga violent na reaction tungkol sa ano, either verbal or yung iba, talagang violenting physical siguro yung naranasan. Dahil nga sa ganong paranoia na create ng tabloid media. Salamat, Ose, doon sa malalim na yung usapan natin. Bibigyan ulit tayo ni Ose ng, original ba to, Ose? Original po. Okay, isa namang original. Si Ose. Title po nito ay Undas, para sa mga biktima ng peking digmaan kontra droga. Simple na lang pumatay para sa ating bagong buhay. Mga bata tuwang tuwa nung may nakitang nakabulag ta. Ko naman natulala, tatakasan na kita. Bakit ganto ating solusyon, isang malaking hala? Bakit ka ba natatawa sa ngalang pagbago? Nandito na ang impyerno, ako'y nangangamba. Mga tao-tao pa ba? Nagdirikta, binoto siya't sinasamba. Raw-araw ang digma, buhay ang kinukuha. Peking Diyos nagdirikta, binoto siya't sinasamba. Yun. Yun talaga ang salamat, Ose. Ginawa mo lang ulit ng recently, Hindi naman po. 2016 pa nung tinutugtog ng banda o pang Punk Magalona. Ayun. Ikwento mo naman yung Punk Magalona, pre. I-promote naman natin yung mga kasama natin dyan. Ayun, yung Punk Magalona po ay aking banda na sana kasama na hanggang pagtanda. Ayun. And bale po siya, parang band ko nung actually nabuo kami parang 2016. Ang members po ay si Maynard Paez sa gitara,
si Rex Coronel sa drums. Ngayon, may sessionista kami na magiging siguro full-time member na rin namin. Si Josh Alanis Edeher. So, yun. Mga kasing edad mo rin to? Yes, sir. Yung dalawa. Si Josh at si Maynard. Kaedad ko halos. Tapos si Rex. Ewan ko, 22 na yata si Rex eh. Dati kong estudyante. Ayun. Kasi, siya ng teacher. During that time, sir, naghahanap kami ng drummer eh. Walang drummer na available na. Ganun siguro talaga pag medyo hindi ka pa sa isang scene. So, yun, sinubukan ko na bakit hindi tayo mag-try ng yung bata. Kasi, and actually sa lahat naman siguro ng eksena, may kakulangan ng drummer. Pinakamahirap. Maraming gitarista. Maraming gitarista. Lahat gusto mag-gitara. Vocalista. Vocalista eh. Iba kasi yung tenga ng drums eh. Diba? Oh, pero ang buhay kasi ng isa sa mga paano kaya mabubuhay yung musika? Eh, sa drama. Oo, yung beat. Sila yung ano eh, yung ano sa inyo eh. Sila yung actual na, ano yung meter. Oo eh. Sila yung meter eh. So, ano yung scene ba? Kumusta ba ang scene ng punk? I think, sa music, oo. Oh. Siguro. Kumusta ba ang scene? General, malusog naman siya. Ah, talaga? Oh. Siguro, tuloy-tuloy yung mga gigs. May iba't ibang mga grupo siguro, pero in retrospect, nakikita ko na healthy siya sa kasalukuyan. Ayun, sa 28 nga po, may gig kami along with November 28. Mga veterano ng pangkista sa Pilipinas. Promote ko lang, sir, para malupit. Tsaka para makita rin natin na ano, tuloy-tuloy yung tradition po ng punk rock sa punk rock music. Sa movement din siguro, sir. Yan, sir, may ano kami, may gig kami para sa mga suporta dun sa mga November 30 pala sa mga manggagawa ng Regent Corporation na pasensya sa salita, winang hiya ng kumpanya. At yun, kasama po namin dito yung si Sir Bobby Balingit ng Woods. Yan, sobrang laking impluwensya sa amin yan. Skins, Moans, KM64, Prolets, ayan, Exenadors. Mga punk tosser na ano eh, na talagang nandito sa linya na ano, sumusuporta sa mga manggagawa. Mangyayari siya sa Tomato Kick sa Tomas Morato. November 30 po. Okay, so yun. Ayan, sir, parang ganun niya, makikita mo talagang tuloy-tuloy yung ganyang ano. So ano, pero hindi na siya underground. Ano ba? Nakikita ako, sir, ganun pa rin eh. May tradition pa rin na ano, underground pa rin. Hindi, paano ba? Kasi yung, ewan ko, naalala mo, Aldwin, noon, ano eh, ang punk talaga, ano yun eh. Minsan warehouse lang. Nakikita ko, sir, kasi parang ano eh. Parang yung punk. Nauunawaan ko kung bakit may mga, siguro, gustong punk na gustong mag-mainstream sila. Siguro to propagate the music. Pero yung katangian niya bilang underground at hindi siya pa kukompromiso, nandun pa rin eh. Parang karamihan siguro ng mga punk. Mas gusto nila indie label. Marami naglalabas ng kaseta. Ayan, sila Sir Aldwin niya. Talagang sila lang yung naglabas ng EP nila. Ma, ganun, sir. So, yung DIY na... Nandun pa talaga siya. Actually, mas madali nga mag-DIY ngayon kasi ang dami ng ano eh. Resources na pwede mong gawin, technology na pwede mong gamitin. Ayun, oo. Hindi ka tulad mo. DIY ka. Although, yung pagiging DIY, medyo nagiging teki na konti. Pero, nandun pa rin yun. Tsaka yun, ayun ko ha, kung underground kasi, para kasi sa technology, sa lahat ng information na nakikita natin, yung underground parang... Hindi na siya ganun ka-underground. No, kasi underground, malalaman at malalaman mo, madali na siyang maipakalat. Kasi noon, ano eh, naalala ko, pag naka-party line ka, minsan makukuha mo may ano eh. Ang party line, hindi ka naabot. Oo, hindi mo inaabot. Tsaka, ang hirap, sir, na i-define eh. Yung dichotomy, i-dichotomy mo. Ikaw, mainstream pa ito. Ikaw, underground ka. Though, nag-gets ko yung idea kasi ang daming mga parang under indie labels or underground wala records. Wala pang indie noon eh. Ngayon, na, sir, marami. Ngayon, nagsusubscribe pa rin ako sa mga punk distro. MYO distro halimbawa, Donut Hole distro, Think Positive Records, Struggle Records. Makikita mo 'tong mga 'to, talagang may connection sila
na sila-sila yung... May sariling studio. Ay, hindi, sir. Parang mga distro to. Sila yung nag-bibenta ng mga albums. Ah, distributors. Mga punk na distributor po ng mga punk albums na meron across the, ano, siguro, Philippine archipelago pa nga. So, anong impact nga yun? Yung tanong ko kanina sa iyo, eh. Yun, binanggit na rin ni Aldwin. Ngayon, may Spotify, no? Business Mary is on Spotify. And many indie artists are on such platforms. Ano tingin mo? Nakatulong ba yan? O mas... Tingin ko, sir, both sa promotion, pati dun sa possibility na mag-record. Mm-hmm. Halimbawa, sir, no 80s, yung... halimbawa, yung TRC, no? Mm-hmm. Talagang sila yung magpo-produce ng album. Pero kailangan pa rin nila mag-record sa isang studio. Though parang maiiba doon yung album ng Philippine Violators at large. Kasi ayon sa Espiritu Brothers, sa library lang yata ng condo nila, Sir Tommy Tanchanko na record yung ano eh. Parang DIY ito, no? So, ayun. Yung ngayon kasi, sir, yun eh, may technology nang available eh. Sa kwarto mo, doon ka mag-record. Ito, sir, naka-record na. Tumugtog ako kanina, live. Mapapakinggan na ngayon through Spotify. Kagagawa ko lang nung kanta nung last month. Hindi pa namin na-record. Nauna dito. Salamat. Pero recorded na yan, sir. Di ba? Parang ano man ang ano, dumadaloy na sa internet yan. Hindi na mawawala. Hindi kagaya ng mga album nun. Yung cassette, pag halimbawa, walang nakapagtabi. So, nasa alaala na lang ng mga, nasa gunita na lang ng mga taong nakahawa. So, tingin ko, sir, parang ano, positibo yung tingin ko dun sa teknolohiya. Pero depende na rin ko siguro sa kahit ano namang teknolohiya. Ano ba yung motibo halimbawa nung isang individual or isang musikero sa paggamit niya ng teknolohiya? Na ano, 'di ba, parang sa akin as hindi naman ako pangkista pero mahilig ako sa iba't ibang genre. Eh. Fascinated din ako diyan eh. So parang pagkaintindi ko kasi sa punk. So correct me if I'm wrong na ano yan eh, anti, may pagka-anti yung isolationism na brought about by yung industry and technology. So parang ano yan, catch 22 ba yan na andito yung technology pero ginagamit din natin bilang pangkista tayo, parang ganun. Yung alienation kasi, di ba? Alienation yun eh. Sobrang lalim na ba? Sobrang lalim na ba ng tanong? Kasi di ba parang that time ay hindi kami nabuhay kami ni Aldwin siguro na yun nga, cassette pa yun. Kasi, pare. Oo, totoo. Tsaka yun nga, party line, hindi nyo yata inaabot yung cross party line. Cross line, line. Di ba? Doon lang namin nalalaman na may gig pala. Parang chat group yun eh. Sa chat group ngayon, yung cross line, marami kayo nag-uusap. Tsaka yung piniprint pa ticket nun, pre. Piniprint pa ang ticket nun talaga. Tapos, punta kami sa Corinthian, may isang bahay dun. Yun, may gig dun, mga pangkista. Ngayon, yun noon, ano yun eh, alienation talaga yung, pagkaintindi ko, yung pangkista noon, talaga anti-alienation brought about by technology. Parang, so paano ngayon siya... Okay. Paano in-embrace? Paano ngayon siya nag-ano sa tingin? Hindi, kasi feeling ko, sir, sa... Sa distribution ba? Sa channels? Or kasi noon, halimbawa, may yung technology noon, parang ano eh, hawak lang siya ng ilang individual. Let's say, halimbawa, radio. Ilang station lang naman yan eh. So siguro, yung idea kasi ng punk noon, batay sa, ano sir, pagkakaintindi ko sa tanong mo ha, kesa hintayin natin na patugtugin yung kanta natin dun sa radyo, pwede naman na mag-record tayo, tapos yung mga kaset, parang i-distribute na lang among ourselves. Pero kasi ngayon, ano eh, kumbaga nagbukas yung, nahawan yung daan eh. Correct. Nung mga teknolohiya na ano eh, kasi even yung mga traditional na mga ano, and yung mga mainstream na radio station, magiging obsolete siya once na yan, may available naman ng Spotify, etc. Sa internet. Or ngayon, ang ganda nga ngayon, sir, nagre-resurrect both yung plaka, pati cassette. Yung vinyl, bumabalik. Ito na. Tingin ko parang ano naman, sir, parang siguro magkaiba lang yung konteksto ng panahon. Noon kasi kontrolado ng ilang... though noon, sir, may mga tinatawag yata silang pirate radio.
Yes, may ganun na yung parang tinatap yung ano yung mga linya. Oh, illegal 'yon. Oh. Oh, pero doon mo naririnig yung music na hindi mo marinig sa mainstream. Medyo yung pinakamalayong kaliwa or actually, nasira yung antena namin nung time. Oh, ako rin. Hinahanap ko yung station na yun. So 'yun, nakikita ko sir na ano, siguro noon napakalimitado kasi ng posibilidad na mapakinggan ka ng ng mga tao. So 'yun, parang may rejection sila doon sa ano. Pero ngayon kasi parang yan eh, pwede mo ma-exploit yung technology. Even yung mga, alimbawa, yung mga nagka-kaset or plaka, malalaman naman ng kahit small group nila yan, through social media pa rin. Pinapost pa rin yan na, naglabas si super underground band ng kaset. Diba? So, supportahan mo. So, nandun pa rin. Positibo lang yung tingin ko sa kanya. Actually, dapat kasi otherwise, magpiprint pag may naglabas ng album na tropa mo na banda na underground kayo lahat, di mag-photocopy ka. Oo, old technology pa rin. Or gusto mo imbitahin yung mga gusto mo makinig lang doon sa CR kayo dati. True snail mail. O whatever. Positibo lang yung tingin ko sa kanya, sir. Tsaka, ang parang point mo, if I get it right, ownership nung creative work at saka nung platform. Apo. No, parang yun yung point mo. Yung dapat ang nag-o-own yan yung artist pa rin o yung movement. Even tayo sir, yung ganitong ginagawa natin, parang yung 80s, parang siguro suntok sa buwan na magkaroon ng ganitong format na may inuman, ganyan, tas freestyle na interview. Hindi, totoo naman. Pag nanood ka ng TV ngayon, mayroon sa show na gano'n. Pero meron ngayon, sir, dahil siguro sa, ayun nga, nagbigay ng posibilidad yung ano eh, yung pag-abante din ng teknolohiya eh, sa mga ganitong, and sa pagbabago ng anyo ng pamamahayag na rin. Hindi lang sining, pati yung pamamahayag eh. Maari. Pwede na. Kasi parang ganun nga na... Nabago yung landscape. Correct. Ng pamamahayag. Dati kailangan mo nasa radyo ka lang para marinig yung ginagawa natin. Ngayon gumagawa na tayo na pwede natin. Ano na. Pero ang importante pa rin doon, Ose, tingin ko, kung if I get it right, hindi nawawala yung kultura, yung values. Yun pa rin, sir. Tapos siguro sa lahat naman ng grupo, importante bago mapasukin yung grupong yan, may background ka ng konti sa ano yung pinaglalaban niyan or ano yung kasaysayan niyan. So kahit yung mga mas bata sa akin, sabi ko, pag pinoklaman mo yung sarili mo na punk ako, ganyan, alamin mo, hindi ko sinasabi maging encyclopedic yung knowledge mo. Kasi ako rin, kumbaga, in comparison dun sa mga mas naunang punk, wala akong karapatan para sabihing mali yung sinasabi mo kasi nagsusulat lang ako, ikaw yung nakaranas eh. Parang ganun yung nakikita. So, ayun sir, parang ano, importante sa akin na alamin mo muna yung grupong kabibilangan mo or ninanais mong kabilangan bago mo iproklama yung sarili. And one thing, hindi mo kailangan ng validation sa mga matatanda or sa mga bina natin doon sa mga established personalities, I think. Anumang grupo yan, ha? Hindi lang punk in particular. As long as siguro, alam mo yung direction ng movement at alam mo yung kasaysayan niya. Saka yung gusto mo. And yung gusto mo, siyempre. Siyempre, kasama rin naman yung personal mo. Hindi naman pwedeng parang ano, na-stuck ka doon sa past. Though, importante na may knowledge ka about the past. Magkaibang bagay. History professor na. So, hindi, yung balikta ko dun sa point din, tama rin naman yun. Hindi naman din nawawala yung valuing dun sa ano. Halimbawa, kasi nga, yung naalala ko, nagkaroon ng ano eh, yung nagkaroon ng itong ano, yung isang platform ng internet noon na Napster. Ah, Napster. Diba? Ito yung mga pahit. Hindi ko na po na Napster sila yung nagalit yung metalik ng Napster. Yun yung ano eh. Patutugin yung mga kanta nila. Ay, pwede mo i-download yata kasi yung sinasabi mo, yun yung sinasabi mo eh, na yung technology naging available, ba't hindi natin maximize. Kaya lang, may mga ganitong platform nga na parang, hindi ko rin alam yung nangyari dun sa Napster, no? Pero siguro, ina lang natin. Ibang ano na yan. Hindi ba parang nawawala rin yung value nung creative work kapag may pumasok na gano'n na... Ano sir? Usapin ng ownership? Yes. So, tsaka yung
ano yung napaka-thin line ba nung abusuhin din nung platform owners yung ganung? No, medyo 50-50 ako dyan, sir. Kasi, halimbawa, yung binabangin ko kanina, ano ba yung layunin ng banda to create the music? Kasi, halimbawa, sabi nga ni Johnny Rate, no? Nandito kami, hindi para sa music, eh. We're here for chaos. So, parang, I think... At least sa kanila, malinaw yun. Yun niya sa akin, sir. Nakikita ko, parang, siguro case-to-case basis siya. May mga banda na pagtatanungin mo, okay ka ba na ano na lumalabas yung musika mo dito sa platform na to kahit di ka nababayaran? Okay lang kasi sasabihin niya na importante sa akin mapropagate yung music and yung mensahe. So sa akin okay yan. Pero meron naman yung siyempre, ayoko, pangalan, si Bob Dylan. Ganyan. Ano, just, parang lahat yata ng kanta niya sa YouTube, pina-takedown niya eh. Kasi nga, hindi yata siya nababayaran, whatsoever. Pero, siguro nirerespeto ko naman yun. Kung yun yung layunin niya, so be it. Pero, nakikita ko naman sir sa punk, ewan ko, depende rin eh. May mga grupo na gusto nila, parang na-cluster lang within their circle, yung music nila. So ako siguro okay lang yon. As long as available siya, pwede ako makakuha ng cassette, exclusive. Ayaw niya mag-radio. So okay lang yon. Meron din naman na gusto niyang ma-propagate yung music nila. Okay lang din yon. Meron din naman halimbawa na punk na parang gusto nila, live music lang talaga. Kung gusto mo akong pakinggan, pakinggan mo ako live para ultra HD, di ba? Puntahan mo ako, etc. So, okay lang yan. Kasi feeling ko naman parang ano, siguro sa kahit anong bahagi ng buhay, importante na ano, marami kang choices. Sa, kumbaga kung ito yung merkado ng mga idea ng musika, maraming options. So, pero yung pagiging rebelde, ano ba yan? I think yun nga yung, tingin ko yung mismong rebellion eh. Wala siyang sinusunod na rule. Yeah. Wala siyang, ang punk rock dapat dito lang. Mm-hmm. So, parang yun yun eh. Kasi parang pagkakausapin mo yung ano, iba-iba yung idea nila eh. Mm-hmm. And I think that's rebellion. Mm-hmm. Na walang norm, walang na norm. Ito lang dapat ha. Pag punk ka, ito lang. So, yun. Ganito lang itsura mo. Ito lang. Yung idea ng distribution ng music, ito lang. Mm-hmm. Wala. Kasi pag kinahon mo na siya, hindi na punk yun. Yun. Diba? So, yun nga yung the main ideology ng punk eh. Hindi ka nakakahon. Mm-hmm. Pag kinahon mo na siya, hindi ka na punk. I mean, hindi na punk yung ano yung ganong ano. Pag nakakahon ka, so iba-iba dapat. Yun. Rebellion. Okay, salamat Ose sa yung mga insights. Bibigyan ulit tayo ni Ose ng isang magandang ano pyesa. Title po nito ay Utak. Para sa mga naniniwala sa mga ano, walang hiyaan ng social media. Kung paano tayo ko nilang hiyaan ito. Pagkain mo, pag lumalabas kayo, sinasabi mo pa to. Di mo ba nararamdaman, wala kaming pakialam. Pag naiisip ko to, ako'y naiiling na lang. Dahil nagmumukha tayong tanga, ngunit ka sumasaya. Nasaan na ang utak mo? Nasaan ang utak ng tao? No, ang ginawa sa atin ng panahong ito. Nasaan na ang utak mo? Nasaan ang utak ng tao? No, ang ginawa sa atin ng panahong ito. Yeah.
mo ang totoo. Naging alipin ka na ng virtual mong mundo. Di mo ba nararamdaman? Wala kaming pakialam. Pag naiisip ko to, ako'y naiiling na lang. Dahil nagmumukha tayong tanga, ngunit dito ka sumasaya. Nasaan na ang utak mo? Nasaan ang utak ng tao? No, ang ginawa sa atin ng panahong ito. Nasaan na ang utak mo? Nasaan ang utak ng tao? No, ang ginawa sa atin ng panahong ito. Ito medyo ano to, no, yung mga later ano nito, no, early works mo to, no, Ose. This is medyo ano eh, pang-acoustic. Ayun. Ay, yung yan yung kasabay ng laso ng TV. Sobrang bobo. Ano to, mga ano na, nasa CD na ba to? San mo, sir, san nila pwedeng, saan namin pwedeng makuha yung mga... Yes, sir. Last year kasi nag-record na kami ng pang isang buong album na may 14 songs. Congratulations. Kasama yung... Yung dalawa. Yung una kasi baga pa lang eh. Oo. Yung das, pati ito, yung utak. Ayun. Kaso hindi pa namin malabas-labas dahil busy pa yata yung gitarista namin, si Maynard. Okay. Pero ngayon, sir, last year, nag-contribute na kami ng isang kanta sa isang... compilation album, yung sa komunidad hindi eksena. Ilabas namin yung kanta naming orkestrado. Tapos ngayon, may ilalabas uli yung komunidad hindi eksena na parang part 2 na compilation. Maglalabas ano ito? CD? CD po. CD. San natin pwedeng... PM nyo lang si, ano, si Martin Velasquez, aka Fast Boots. Sa Facebook. Facebook. Kasi punk eh. Talagang ano eh, sila-sila yung... kami lang magbibenta niyan. And magko-contribute kami ng isang kanta uli doon sa compilation na yun, sir. Hindi, pero yun, hindi lahat yung punk rock or buong... Punk, yung, ano, yung buong CD is punk rock. So, yung mga gig mo, maliban sa pagtuturo, ano yan, every other, ano yan? And depende, sir, pag may gig. Pero ako kasi, sir, parang... Ano ba, full-time... Pangkista ka ba o full-time teacher ka ba? Naisip ko nga sir, part-time yung pagtuturo. Kasi may oras yan eh. 9 to 3, 10:30 to 4:30. Pero yung pagiging punk mo, dala-dala mo yan eh. 24 hours. 24 hours. So yun yung nakikita ko sir. Tapos yung music. Ayan na yan sir. Talagang ano. Pero sa music naman sir, syempre hindi ko lang nililimit sa punk. Pero pagtapos ang punk, folk yung talagang humalingan ko. Mga ano, Pete Seeger, Bob Dylan, mga common, Johnny Cash. Uy, Johnny Cash. Oh. Hindi natin pwedeng tugtugin yan dahil... Impluensya lang, sir. So, ano, bilang pagtatapos, ano, medyo malalim na yung usapan natin. Anong masasuggest mo na sa mga... Ano bang sinasabi mo sa mga estudyante mo kung anong may nakikita ka bang may nakikita ka bang pagmamahal nila dun sa music, history, or ano bang dapat na paano ba natin tinitingnan yung history from dalawa kasi yan, 'di ba? Bird's eye view tsaka yung ant's point of view, 'di ba? Yung pataas tsaka yung isa yung mula sa giant. So ano mo ba pinapaliwanag sa mga estudyante? Sa akin, sir, ano, siguro, mas pinagdidiinan ko sa mga estudyante ko sa kasaysayan. Yung pagkakaiba nung, ano eh, yung how to detect history and sabihin na lang natin para mas maintindihan ng mga makikinig, chismis. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano yung totoong nangyari sa hindi. May proseso kasi, may tinatawag tayong historical methodology or paano mo madedetect yung
yung primary to secondary source, yung mga teknikalidad ng pagsusulat ng kasaysayan ay pwede mong magamit. Para halimbawa, yung mga, kasi panahon na ng social media ngayon eh. Mm-hmm. Kumbaga sabog yung mga impormasyon eh. Yung mga bata, kung hindi mo sila tuturuan kung paano mag-isip, kung paano mag-suri. Maging critical. Maging critical. Mm-hmm. Yung critical na pagsusuri sa mga ano. Eh, maniniwala sila dun sa mga peking istorya. So, siguro dun ako pumapasok bilang guro ng kasaysayan. So, usapin naman, sir, kung nai-influensyan ko ba sila sa musika ko. Mm-hmm. Ako kasi parang, ano eh, sa totoo lang, biro lang yung, parang, bumili kayo ng album ng tropa ko, papasa ko. Joke lang po yan. Pero, ano kasi, ayokong, gusto kong maging sila kung ano sila. Mm-hmm. Kumbaga, hindi ko dinadala yung, halimbawa, pag nag-ano ako sa klase, ako, punk ako, may banda ako, punk magalaw na. As much as possible, inihiwalay ko siya eh. Kasi, ano, maraming pagkakataon din na parang may expectation yung, siyempre, bata yan. Ang alam nila sa banda, kung ano yung usong banda ngayon eh. Mm-hmm. Then magugulat sila yung tugtugan ko. Iba. Political. Mm-hmm. Na, alam mo yan, ayokong mag-expect ka sa akin kung ano yung tugtugan mo or yung identity mo. Mag-stick ka dyan. Siguro, wala naman akong pakialam dyan eh. Basta naturuan kita, naging critical ka, ano man yung tugtugan mo, ano man yung genre mo, tapos trabaho ko doon. Mm-hmm. Na hindi naman madilimita halimbawa na punk ka, ito lang yung mga nakakaunawa sa problema ng lipunan. Mm-hmm. Pwede rin na halimbawa rapper yan, ganyan. Mm-hmm. Pero may malawak siyang pagsusuri sa lipunan ito. Hindi ko inaalis yung posibilidad sa bawat tao na gano'n eh. Kumbaga hindi mo siya malilabel kung ano yung kalidad ng utak niya. Batay dun sa siguro movement na kinabibilangan ba niya. Mm-hmm. Kasi mananatili sigurong case to case basis yan. May mga punk naman na punk daw sila pero sobrang wasak nung, mm-hmm, nung pagtingin sa lipunan halimbawa. So yun. Pero yung punto mo talagang maging critical sila whether ayun, punk sila or hindi. Okay. Doon masaya sir kung magiging punk sila or na humaling sila. Kumbaga, yung values talaga na makita tayo sa ganito na lang, magkikita tayo sa gig kasi tumutugtog ka. Pag doon hindi ako teacher mo, hindi ikaw estudyante ko. Kasi wala namang hierarkiya eh. Sa, dapat and supposed to be ganun naman dapat talaga. Pero pag nasa eskwela tayo, so ginagawa ko trabaho dito. So, hindi tayo pwede mag-islaman dito. Tama. So pero tingin mo ba yung pagkakaroon natin ng ang punk movement is isang bahagi na siya ng kontemporaryong kasaysayan ng kung hindi man Pilipinas, Manila, di ba? So tingin mo ba ano yung hindi ang paano natin tinitingnan, paano natin dapat tingnan yung ganung bahagi ng isang kasaysayan? Whether tingin ng iba pangit siya, tingin ng iba maganda siya. Paano ba sir? Yung ang punk kasi nangyari na eh. Mm. Nangyari na siya eh. Mm. Hanggang ngayon bahagi na siya ng katulad mo. At alam ko bahagi na siya ng maraming Pilipino. Kung paano siya titingnan? Kailangan ano eh, ang parang sa lahat na lang ng istorya ng kasaysayan, hindi mo siya titingnan na nagtapos na eh. Mm-hmm. Titingnan mo siya na nagpapatuloy at may impluwensya sa kasalukuyan. So parang siguro sir, medyo may pagtatama lang. Hindi mo siya titingnan na nangyari na. Nangyari siya at patuloy niya nangyayari kasi may pangangailangan pa rin yung panahon sa mga ganitong uri ng musika eh. So, doon ko siya nakikita, sir. Parang, siguro tingnan natin yung nakaraan, hindi para mabuhay dito, para makita natin na bahagi tayo ng isang pangkabuang tradisyon, musika man yan na tinitinan mo lang na music lang naman to, or pakikibaka kasi naunawaan mo kung saan talaga ng galing. So, yun, sir. Yun po, thank you kay Ose at thank you rin kay Aldwin. At abangan po natin ang mga susunod na gig at sana makasama natin ulit si Ose sa susunod na podcast. Shout out sa Bonifacio Republic. Yung at sa Punk Magalona. Punk Magalona, siyempre. Thank you. Sa lahat. Thank you for listening to the Business Mirror Podcast for a broader look on business. Follow us on Facebook and Twitter at Business Mirror. Until next time.